Hi guys, dito tayo ngayon sa lungsod ng Nagat City, Magayon-Gayon. Good morning guys, dito tayo ngayon sa lungsod ng Naga. Kasi kukuha po tayo ng PSA issued birth certificate. Ang oras ngayon ay 4:03 pa lang. Yan, kung makikita nyo, wala pang masyadong tao. Pero pagdating ko, meron ng 3. Yan. Yan guys, si Kuya, oh, busy-busy na sa pag-fill up. Nak-form. Anong kukunin mo, Kuya? Birth certificate din. Update lang, 4:10 na. Tapos may ano, may lumabas ng guard. So, humingi na tayo ng form. Kasi kukuha tayo ng birth certificate. Yan guys, kung kukuha kayo ng birth certificate, yan ang kukunin nyo. Yan. Fill upan nyo yan. Tapos dito din sa likod, dumarating na unti-unti yung mga magpipila dito. So yun na nga guys yung sinasabi natin, super dami na ng tao kung nakita nyo yung pila, ayan. Priority guys yung mga nagkaroon ng online appointment, yan sila yung nasa unahan. Tapos ito naman yung dito yung mga senior citizen, PWD at mga buntis. Nga parang namamanata na yung pila dito guys, ayan, sobrang haba na ng pila. Nauna tayo kaya pangatlo tayo sa pila, ayan. Madali na tayong pumasok dun sa loob pero yung nasa labas sobrang dami talaga yung pila. Pa-validate lang natin ito guys, tapos titingnan lang yung dala natin kung tama ba, kung wala bang kulang. So yun na nga, dito na tayo sa loob ng PSA. Pila pa rin dito. May nagbabayad na doon sa unahan. Tatlong windows po yan. Yan. And meron ding windows para sa senior citizen doon sa dulo. Madali lang naman yung pagbayad. Pag dito ka na sa loob, medyo hayahay na yung buhay kasi at least nakaupo na, pero sobrang dami talaga ng pila. So ayan, nood-nood muna tayo ng TV habang naghihintay na tawagin yung pangalan natin. Nakikita nyo, tinawag na dun sa window 4 yung mga pangalan nung magi-claim ng kanilang documents. Yan, as in sobrang pila. So heto na tayo. Pipila lang tayo guys, tapos kukuno natin yung ating documents. Ayan, may pipirmahan lang po dyan. Tapos pakapirma, okay na. Dahil nagbayad na din tayo kanina. So ayun na nga guys, pauwi na kami, as in sobrang haba na ng pila sa labas paglabas namin. Kaya ako sa inyo, magpunta kayo ng PSA Naga, gabi pa lang dapat ando na kayo. Kasi kung pupunta kayong umaga na, asahan nyo na baka matapos kayo hapon na. Guys, alam kong ayaw nyo ng pila. Kaya ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano magpa-appointment online sa PSA. Punta lang tayo sa PSA online appointment. Click lang nyo natin guys. Tapos hanapin natin yung psa.gov.ph. Ayan, PSA online appointment system. Tingnan natin yung, click natin yon. Tapos scroll down lang natin sa baba. Sa pinakababa, click lang natin yung I agree. Tapos click natin yung next. Tapos pumili tayo kung taga saan tayong region. Okay, since region 5 ako sa Bicol, click natin yung region 5. Ayan. Tapos choose an outlet kung saan tayo magpapa-appoint o kukuha ng issued birth certificate. Guys, fill upan na natin yung nakalagay doon. First name, middle name, last name. Fill upan lang natin yon. Ayan. Pagkatapos nun guys, ma-fill upan yung pangalan mo, yung syempre yung complete name. Yung makikita nyo sa baba, fill upan nyo yung email address nyo, ilagay nyo. Tapos ilagay nyo din yung mobile number nyo. Ayan.
So, na-fill upan na natin, click ng Latin yung agree, tapos next. Tapos, may magme-message sa inyo guys, dun sa email nyo, confirmation. Tingnan natin yung email natin, yan. Tapos, tingnan natin yung 6-digit na OTP. Yan, i-copy natin yan, tandaan natin, tapos, yan yung ilagay natin dun sa code. Yan. Ilagay natin yung 6-digit number, tapos verify. Tapos, piliin nyo na guys kung anong uri ng certificate yung kukunin nyo. Birth, marriage, senomar. And, i-click nyo kung ano yung relasyon nyo dun sa kukunin nyo. Kung ikaw lang naman, i-click nyo yung self. Tapos, ayan. And then, nakalagay na din yung pangalan mo dyan. I-next mo na lang. Pero kung kukuha pa ng iba, i-add mo yung new certificate. Tapos ayan guys, nagpa-schedule tayo July 29. Ayan, tapos makikita nyo, pipili kayo kung ilan ba yung slot pa, tapos pipili kayo kung anong oras. So piliin natin yung 9 AM. Ayan, i-click natin yung 9 AM guys, kasi may mga slot pa naman sa alas 9 ng umaga para hindi pa masyadong mainit. Click natin yung next. Tapos ayan, papakita yung appointment schedule, tapos yung date, kung saan, yung address, tapos yung kukunin mo, and then yung contact information. Tapos guys, i-click na natin yung next. Ayan, i-click na natin itong next. And then, ayan. Ang advantage guys, kung kayo ay nagpabook sa PSA online, hindi nyo na kailangang pumila, direkta na kayo agad dun sa loob. So ayan, scroll down lang natin, tapos basahin natin yung details, appointment details. Pupunta tayo sa Naga, July 29. Tignan nyo dito guys, yung babayaran nyo, yung copy issuance, authentication and annotation of birth, marriage and death certificates, 155 kada kopya, tapos yung senomar naman po 210 pesos per copy. So syempre authorized representative is not allowed, and yung mga menor de edad hindi din po allowed. Scroll na natin, and then sa pinakababa i-click natin yung print appointment form, and then yun lang yung ipapakita nyo pagpunta doon. Okay, so i-click na natin, and then magre-redirect yan sa PDF signature kung gusto niyang top scanner, tapos pwede nyo nang i-print po. Yan, pwede nyo din itong gawin sa computer para diretso na kumbaga, pero kung dito sa cellphone, i-connect nyo na lang online sa printer, di ba meron naman yon. So yun guys, sana may natutunan po kayo dito. So guys, tandaan nyo na lang yung mga dapat nyong dalhin at gawin sa inyong pagpunta po sa PSA. Good luck and be safe!